mga kapitas, ngayon pong araw na ito ay mamimitas tayo ng oranges at tayo po ay excited. Kaya lang medyo ang panahon ay medyo masama. Kaya I think uwian na eh. Mamimitas tayo ng mga pumapa na. Kaya medyo taglilid ang income natin ngayon. Mga kapitas, ganito po tayo mamitas ng oranges. Ang presyo po nito sa Pinas ay masyadong golden siya. Kaya naku po, kung nandito lang kayo, libre kumain. Kaya yun ang ano dyan. Kaya yun dyan ang pinaka masarap na parte. Kahit saan po may mga oranges tayo. Kaya talaga maging super bilis ka para kumita ka ng ano, ng pera dito. Pag bagal ka, naku po, sayang ng oras mo. Yun po talaga ang purpose ng picking as a career. Kaya ang ganda po ng mamitas ng oranges. Nga kapitas, ako po ay namibitas dito ng 3 buwan na at sa experience as a picker po ay 18 years na rin, kaya matagal-tagal na rin. Kumbaga sa ano ay part of the furniture na tayo ng pamimitas. Hangan punuin ko talaga itong bag at para ano mailagay natin sa bin, picking bin. Si Mariela, sige, ano ba mo dito? Namimitas! Ay, sus! Sikat na vlogger dito pa rin pala namimitas. Ala, dito rin pala siya namimitas. Mga fruit picking, nakita! Nakita, isang pampa. Nako guys, nag-extra talaga ako namitas kasi walang harvesting cherry ngayon. Grabe, hindi mo sinabi ha? Nakita kita dito. Sikrito ka lang pala, umabalis ka. Umalis ka kanina, hindi ko nagsabi, pupunta ka dito. Siyempre, talagang gusto pang oranges. Kailan ko mula lang? Nakailan ka? Naka-10 kahon ako ng oranges. Sana all! 10 kahon! 10 kahon po. $350 yun ah. $350. Kaya excited tayo ngayon kahit umulan. Uy, ang late ng mundo natin. Oo nga eh. Ang mga fruit picker talaga parang ganun-ganun lang. Umiikot sa isang kung saan ang magandang kitanan doon. So since nagkita tayo, mag-ano na lang tayo, magkwintuhan. Kwintuhan na lang tayo bago pa umulan ang tubusan. Umuulan na talaga guys. Talagang so, umuulan na. Kailangan kasi yung mga taga-farmer, pinapauwi kami dahil delikado, di ba? Gumagamit tayo ng ladder. Lalo na sa ladders, may mga delikado lightning po. At saka madulas ka. Ayan, very export po ito. Matagal saka, na itong taga-Pitas eh. Thank you po. Yung idol ko biglang andito pala eh. Hoy, magkapitbahay lang talaga kami. Hindi to sinabi na. Hindi ko alam na dito ka rin pala namimitas. Ayun, kasi direct po kami tumatawag sa farm. Hindi yung mag-apply ako by money, mag-apply si money para by sa akin. Kailangan talaga tatawag kami mismo sa farm. Oh, so anyway guys, oh, salamat po mabuti. Subscribe natin si money. Diyos ko po. Salamat po. Nag-vlog talaga siya. Oh. Kasi like what I said guys, nung first ako dumating sa Australia, siya talaga yung unang tao na kilala ko na Pinoy fruit picker. And siya po talaga ang nagpa-inspire sa akin na maging YouTuber. Subscribe nyo po si Kuya Manny. As in guys, grabe na kasampu. Mangweng Pante. Mangweng Pante. Sa YouTube po. Sa YouTube, diba? So, ay umulan na. Ula, let's go. Bago pa tayo mabasa ng lubusan. Mabasa na tayo ng lubusan. Yung mga prutas natin. Ala, yung ano mo, yung video mo. Ako na lang mag-vlog. Kukunin ko yung vlog mo. Hindi na napuno yung kahon ni Mangwin Pante. So dapat pang ilibin mo to. Oo, sana. Kaya lang wala na tayong magagawa eh. Basa na ang puno. Basa na yung puno. So wala na. Baka magkasakit tayo, hindi na tayo makawala. Yung prutas namin, kinuha na kasi ng taga ano eh. Ng farmer. Oo, so may forklift siya, tractor, and then linalagay siya sa shed. Oo. Para i-deliver na rin sa market. Para i-deliver. Hoy, ako na nag-ano ng vlog mo. Oh. Oo, ang saya ko. Nag-overtake ako sa vlog mo. Yung ano niya, yung talagang lodi natin ay... Ay, lodi sana. Oh, Natimingan ko dito pala nag-work. Umuulan talaga guys. As grabe in, nakakalungkot. Ang dami pa naman bunga. Oo, ayan oh. Grabe oh. Pakita mo nga kung gaano ka-fresh. Pakita po natin. Hindi po kami nag-ano. Ayan po. I-open natin siya. Oo. So, magkwentuhan na lang tayo. Kahit maulan. I-open natin siya. Ayan. Grabe oh. Ang fresh. Ay, grabe. Magkano itong isa sa Pilipinas? Ay, nakalimutan ko na. Ewan ko siguro mga 25 pesos. Oo. Ito po talaga ang maganda bilang taga-Pitas sa Australia. Libre po kaming kumain. Pero, hindi naman tayo para kakain kasi pumunta kami dito para kumita. So,
baka kain lang kami ng dalawa, isa, wala na, wala, parang busog na kasi. Sawa ka na. Yung isipan talaga natin, trabaho talaga. Parang, talagang kumita, kasi may mga pamilya tayo sa Pilipinas para masuportahan natin. Money is time talaga pag fruit picker ka. Oo, concentrate talaga sa work, ano. It's very exciting kasi lagi kang exercise, healthy, fruit is free, and stress free. Tapos ano guys, extra lang po namin ito because today is it's Sunday. Usually po pag Sunday, walang pitas na cherry. So, ganyan po kami kasipag at si Manny po. Kahit Sunday, hindi po ibig sabihin dahil Sunday day off, hindi magtrabaho. So, work, work po mag-work talaga. Mag-work pa rin tayo kahit... Kahit nga umuulan eh, parang gusto kong bumalik eh. Kaya gusto pa niya, gusto pa niya ata. Papagalitan tayo ng mga farmers pag ganun. Kasi malalamog yung prutas eh. May mga mark na tinatawag eh, fingerprint. Ah. Pagbasa na. Very expert po talaga. And ang kinakatakutan na yung weather, yung kidlat. Kidlat. Lightning, kasi gumagamit ka ng ladders. Mm-mm. Yung ladders, aluminum. Pag tinamaan niya, magkasama kang masusunog. Oh, diba? So, it's very, very dangerous. Very dangerous. So, guys, supportahan niyo po si Mangwin Panti. Please. Thank you po. Grabe po, ang super, super bait po to. Deserve niya po na makilala ng lahat. Bilang taga-Pitas, bilang Pinoy dito sa Australia. Alam niyo po, dapat mahalin po natin yung mga taga-farmer or yung namimitas ng prutas. Kasi without taga-farmer, without taga-pitas, wala tayong prutas mabibili sa supermarket. Absolutely. Or kahit mga gulay, wala tayong makakain. Ganyan po ka-importante ang fruit picking job or farmer sa mga taga-farmer. Mahal na mahal ko po sila. Alam mo ba, ano yon? Dito ko na na-realize sa Australia na pag taga-pitas ka, yung sa Pinas maraming proud sa iyo kasi pagdating farmer sa Pinas maliit yung sahod. Okay, di ba? Tama po kayo. So napaka-swerte po namin na taga-Pitas kami dito kasi malaki talaga yung sahod. Dream job ko talaga ito kasi I never seen, hindi pa ako nakakita ng puno ng oranges. Diba? Kala ko hanggang market, kahit sa market hindi ako makabili sa Pilipinas kasi mahal eh. Kawawa yung mga tao sa Pinas kasi ang prutas ay napaka-importanting kumain kasi nakakukuha tayo ng vitamin C, masustansya, tapos ang mga Pilipino mahirap talaga, di ba? Kaya bihira lang tayo makakain. Kaya yung tao pag nakikita, wow, grabe, ang daming prutas. Tingnan mo nga oh, nandito na lang, nauhulog na lang, so it will stay on the ground, di ba? Pag namitas ka, nahulog, bawal na yung kunin kasi... Bawal. Reject ano, na yun eh. Oo. Tapos, napaka-high quality yung supermarket dito sa Australia. Hmm. So, for I work in the shed. Grabe talaga yung separate namin, yung may mga marka lang. Hmm. Kailangan mo talaga i-separate mo, hindi na yun pwede. Tapos, alam mo yun sa Pilipinas, pag taga-Pitas ka, or alam mo ba sa Pilipinas, pag trabaho mo taga-partner, ganun ang tingin sa'yo ng tao. Oo, kala nila is ano lang yung parang mababang klaseng ano mo. Mababa lang. Trabaho iba mo. Ang trato ng tao sa iyo. Tapos dito ko na na-realize sa Australia, ang trato ng mga tao dito is the same. Hindi ibig sabihin ito yung trabaho mo lang, taga-Pitas ka lang, ginajudge ka ng mga tao dito. The same. Everybody's working here. Tama yan. May mga case nga eh pag medyo masungit yung ano, yung farmer na sinisigawan ka, wala, tinatakbuhan namin, umaalis kami. Sige, bahala ka sa buhay mo. Ay, ganun kami. Ng picker. Ganun po kami. Ayaw po namin magpaano, ano yung tawag? Yung parang minamaliit sinisigawan, kami. Parang tinatratong basahan. Because some na the owner of the farm na pangit yung ugali. Pag pangit yung ugali, dahil napakadaming farm sa Australia. Oh, lalayasan ka ng mga workers mo. Kawawa ka, especially so, pag marami kang prutas, mabubulok lang yung sayang. Kailangan mo talaga mabait ka sa mga fruit pickers kasi otherwise, pag may-ari ka ng farm tapos ang pangit ng ugali mo, umuiyak talaga yan sila. Kailangan namin taga-Pitas. Paano? Ang pangit ng ugali. Kaya mostly ng mga farmers, if not everyone, ang mabait nila. Mabait. Totoo po yun. Grabe yung trato nila sa iyo. Yung trato nila sa iyo, hindi yung trabahante ka lang. So far, respected po talaga sila. One thing po yan, natutunan ko. Grabe yung kwentuhan natin. Oo, parang wala nang katapusan. Nagpita lang tayo doon. Dito ka pala, nag-extra ka. Grabe oh. Siyempre, kasi malapit lang to sa Caravan Park. Everybody knows this farm. Taga-Pitas ako, taga-Pitas ka. So, syempre, very expert po very tayo. Expert, yeah, alam na alam natin
kung saan, di ba? Oo, syempre kung saan ang magandang kita, doon tayo. Doon tayo. Oo. So anyway, ako'y uuwi na din kasi uuwi nag-aantay na din yung maraming, asawa ko. Maraming salamat po, Mariela. Lagi nating subaybayan si Mariela. Ay, support niyo siya guys kasi uuwi na din ako kasi si David wala po siyang trabaho ngayon. Siya nagbantay kang semester, that's why nag-extra po ako. Or if I know, sumakay na lang ako sa sasakyan mo kasi hinatag ako ng asawa ko kaninang umaga. Hindi ko nga alam na nandito ka eh. Bigla ka na lang sumulpot. Ay, nandiyan na nga si David oh. Ayun. Isasundo na ako kasi tinawagan ko. Kasi alam na eh. Umulan. Okay, thank you very much po. Thank you very much. Bye. Bye-bye. Ay, grabe. Ang aking guest ay very special, very popular. Ay, yung lodi natin, mga kapitas. Bilang lumusot na lang doon si Maria Lacen. Ang saya ko. Di ba? Ang saya-saya pala ng ganun. No? Kaya, please, subscribe on Mangweng Fante Channel. At saka of course, always tangkilikin ninyo si Mariel Lacen. Salamat po sa inyong lahat.